adult man. Ayan. And part of the instruction is we should have our church distinctives. At ang isa, at ang, you know, second coming is one of the doctrines of the church. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya ito ang ating introduction para sa ating worship mamaya. Ayan. Ang mga bagay na mangyayari bago ang pag-agaw o rapture. Kaya ano po ang ibig sabihin ng rapture? Ano ang ibig sabihin ng pag-agaw? O, sa Griegong salita ay? Harpaso. Harpaso. At ang ibig sabihin ay? Rapture. To snatch away. Amen. Or forcibly seize upon. Kaya mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon, ang babalikan ng Panginoon, hindi naman tatagal. Mararanasan na natin ito. Tunay. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay aagawin. Amen. Tayo ay aagawin at ating makakatagpo na ang ating Panginoon. Mayroon na lamang tayong kakaunting panahon. Kaya sabi sa 1 Corinthians 15 verse 55 to 57, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, sa panahon ng pag-agaw, this will be a very, kaya pag sinabi mong rapture, yan ang pinaka, kumbaga ecstatic, yan ang pinakamataas na description ng kagalakan. Rapturous. Amen. Rapturous event. Yan ang pinaka-pinananabikan. Wala nang mas sasaya pa na pakiramdam sa panahon ng rapture. Amen. Bakit po? Sapagkat sama-sama ang mga banal. O, yung mga nauna, yung mga nangamatay na kay Kristo, maging yung mga buhay pa na naghihintay sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng reunion. Aagawin tayo. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At sa mga talatang binasa natin, dito mapapatunayan na napagtagumpayan na ang kamatayan. Bakit? Kapag na-rapture ka na, di ka na mamamatay. Incorruptible na. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Napatunayan that death has been overcome. Amen. To God be all the glory. Now, brothers and sisters, ano ang kahulugan ng pag-agaw o rapture? Kanina, to snatch away. Amen. Basahin natin sa 1 Corinthians 15:52. O, kanina natanong natin, gaano kabilis? O, sabi dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Kaya gaano kabilis ang pangyayari ng rapture o ang pag-agaw? Pikit-pikit kayo mga kapatid. Huwag yung baga, yung natural na pikit lang. Ganyan lang kabilis. Ganyan lang kabilis. Kaya maganda siguro natin pipikit yung mga mata natin. Purihin ang Panginoon, ganun kabilis ang pag-agaw sa isang kisap mata. Wala pang isang segundo. Amen. Purihin ang Panginoon. At mga kapatid, gaya ng talatang ito, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli. Sino ang mga patay na ito? Yung mga mananampalataya na namatay kay Kristo, na natutulog lamang sa kanilang mga himlayan, magigising silang muli. Mabubuhay sila. Amen. Walang kasiraan. At maging tayo na nasa lupang katawan pa, mga kapatid, tayo lahat babaguhin. Ayan. Ang ating katawan magkakaroon ng walang kasiraan.
kumbaga very unblemished, very perfect. O, magiging perfect na tayo. Habang tayo ay nagre-reunite once again, you will see how perfect the saints are. To God be all the glory. Puri ng Panginoon. At mga kapatid, sabi po dito sa 1 Thessalonians 4:16 to 17, ayan, Thessalonians 4:16 to 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. O, kaya sino ang bababa? Panginoon. O, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya sino daw ang unang bubuhayin? Yung mga nangamatay kay Kristo. Pagkatapos nilang nangabuhay, sila ng mga nangamatay, tayo naman, naagawin naman tayo. O, kaya that is the chronological order. O, sabi sa verse 17, mga kapatid, kung magkagayon, tayo naman, ayan, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawin kasama nila. Purihin ng Panginoon. Ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Kaya makikita na natin yung mga napag-aaralan natin, yung mga unang alagad, amen, yung mga unang mananampalataya, o maging tayo, yung mga sumakabilang buhay na nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon, magkikita tayo muli, o, at sasalubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sabi pa dito, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bakit ito ang napili nating paksa? Napakarami nating naririnig, no? Sa paligid. Oh, yan, yung nangyayari dyan sa Russia. Oh, ang Ukraine. Mga kapatid, hindi pa ba malinaw sa atin na ito'y mga tanda na talagang malapit na, nalalapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon? Hindi pa tayo nakaahon sa salot? O ngayon, napansin niyo po ba that a lot of countries have this surging number of positive cases of Omicron? Sabay-sabay na ang mga nangyayari. Amen? O, may mga digmaan. O kaya yan, tatalakayin natin muli yan mamaya. Kaya mga kapatid, ang pag-agaw, ito ang pinakamasayang sandali ng pagkikitang muli sa kalingitan ng mga banal. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, bakit ito ang napili nating talakayin sa araw na ito? Sabi sa 1 Thessalonians 4:18, sundan natin ang pagbasa. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Bagamat tayo, marami tayong nasasaksihan sa paligid, mga tanda na tayo, nasa huling araw na. O, huwag tayong mabahala. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, mag-aliwan sa isa't isa o, ng mga salitang ito. Ano ang mga salitang ito? Na dapat tayo ay mag-aliwan ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat ang mga nangyayari sa paligid, ito ay mga tanda na ang Panginoon ay malapit ng bumalik. Kaya we must, anong English nito? Ang sabi sa ESV, purihin ng Panginoon. Therefore, encourage one another with these words. At ang ating mapalad na pag-asa, sabi sa Titus 2:13, no, kailangan nating paalalahanan ng bawat isa, mag-aliwan tayo ng Panginoon ay malapit ng bumalik. Amen. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of great God and Savior Jesus Christ. Ang muling pagpapakita ng Panginoon. Kaya habang ang mundo ay nagkakagulo, ang iglesia nasasabik. Nasasabik sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, tayo pong lahat ay magsitayo. Let us sing, thank you, Lord.